Salamat po Panginoon sa Panginoon sa kanyang kalakilangan, sa kalakasan ibinibigay niya sa bawat isa sa atin, sa inyong lingkod. Na-miss po talaga ako sa kabutihan ng Panginoon dahil sa dami ng ginagawa sa office at hapon niya po ay naganap ang seminar na ito po yung pananagumpay. Salamat sa Panginoon at siya ang kumikilos at gumagawa. So, ituloy po natin ang ating pag-aaral. Ang sabi ko, what is the correct way to tithe? The correct way to tithe is to set apart your 10% before you do anything with your money. Ito po kasi mga kapatid, ang prinsipyo po nito ay kinuha dun sa aklat ng Leviticus 23 na ang sabi po doon, bago sila kumain ay kailangan magdala sila ng kanilang alay doon sa saserdote. Therefore, before you pay any bills or buy anything with the money you receive, first you must set apart the tithe. Although, sabi ko nga po kanina, doon po sa lumang tipan, no, maaari po siguro wala silang ginagawang public assembly na gaya na ginagawa natin every Sunday. Sila po, every time na magkaroon po ng tinatawag na pag-aani o kanyan nga po, pag-aani o ano mang nangyari sa kanilang kawan, ito man ay langanap o ito man ay dumami, ang kautusan po dito ni Moses ay dalhin sa saserdote. At doon, kung ito man ay isang kani, ito po ay liligligin ng saserdote. So, maaaring ganun po ang senaryo. Kaya kumbaga, every time na mayroon kang pagbubungan, ay bago ka kumain o bago magugulit, yung bagay na yung tinamasa ay dalhin mo muna. So, in our case, no, since kasabi ko nga po last Sunday, may time na dadating ang sweldo natin, Wednesday o alam ang araw, hindi naman ikaw pupunta dito sa church at dadalhin mo upang nagsagayon yung iyong pay, mga bills, o kaya yung kailangan mo ng mga grocery, ay saka mo palang gagawin. So, meron po tayong practical tip na pinanggit last week na kung sakasakali upang nagsagayon din naman, hindi tayo matukso na agawin ang sa Panginoon. No, sinabi mo natin na pwede tayong gumawa ng ating sariling devices. Ang akin niya po na-share nung last Sunday ay yung kung paglalagay na sa envelope, i-seal ito, ilagay ito doon sa hindi mo na makikita, hindi ka matutokso upang nagsagayon sa araw po ng linggo ay may bigay natin ito sa Panginoon. Hindi naman ganoon kahit ang Panginoon na ay siya, pastin ka muna. Eh, wala pa Sunday eh. Huwag mo muna galawin. Hindi naman po mga kapatid. No? So, basahin po natin ang sinasabi sa Leviticus 23:10-14, ano po ang sabi? Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka kayo'y nakapasok sa lupain na ibibigay ko sa inyo at inyong nagapas ng anim yaon, ay magdadala nga kayo sa saserdote ng bigis na pinakapangunang bunga. Ito po yung tinatawag natin first fruit or tithe na inyong paggapas. At aralugin niya ang bigis sa harap ng Panginoon upang tanggapin sa ganan ninyo. Sa kinabukasan, pagkatapos ng Sabat, aalugin na ang saserdote. At sa araw na inyong alugin ang bigis ay maghahandog kayo ng isang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan na pinakahandog na susunugin sa Panginoon. At ang handog na harina niyaon ay magiging dalawang ikasampung bahagi ng isang epa na mainam na harina na hinaluan ng langis, handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy ng pinakamasarap na amoy at ang pinakahandog na inumin niyaon ay alak na ikaapat na bahagi ng isang hin. So, napakarap
nire-require. Pero ano po ang sabi sa verse 14? At huwag kayong kakain ng tinapay, ni trigong sinangag, ni uhay na bago, hanggang sa araw na ito, hanggang sa inyong madala ang alay sa inyong Diyos, siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. So, ganun po ang ginagawa nila, no? Bago po sila kumain, magdadala muna sila ng handog. Pero ang maganda pong prinsipyo na gusto natin makuha doon sa verse 14, ay ang sinabi po ng Panginoon na ito ay isang palatuntunan magpakailanman. So, in-stress po natin last week, no, na tithes and offering, and ang pagbibigay ng tithes ay hindi sa Old Testament lang, hindi rin sa New Testament lang. Ang sabi po dito, magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong mga tahanan. So, yun po. And then, what must I tithe? You must tithe everything that comes to your hand, which is yours, for your use, benefit, or enjoyment. Ano po ba yung mga bagay na yun? Wages, overtime pay, bonuses, unemployment benefit. Ano po yung sabihin nito? Hindi ka empleyado, or estudyante ka pa lang, or hindi ka nga yung monthly earner, pero may mga pagkakataon na ikaw ay nakakatanggap. So, yung bagay daw po na ating natatanggap na ito ay magiging kagamit-gamit sa bawat isa sa atin, kuhanan daw po ito natin ng ikasampung bahagi. Child support, business profit, pensions, allowances, interest earned on account, inheritance, prices, commissions, sales, gifts, etc. In Genesis 22, 28-22, ano po ang sabi? 28. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. So mga kapatid, yun po ang sinabi ni Habakkuk during the time na siya po ay pinapunta ni Isaac sa Padang-Aram, pero siya po ay nanatiling sumandali sa Haran at doon po ay siya ay natulog at doon ay nakita niya nga na para bang ang Panginoon ay nakipag-ugnay sa kanya, no, nakita niya ang langit at doon sabi niya ang ay parokot pa rito at nang siya'y magising, sabi niya, tunay na ang Diyos ay narito. Kaya siya po ay gumawa ng isang pinakaalaala. Ano po yun? Gumawa siya ng bato, pinaka-altar, at nagsabi niya, nangako po siya na ang lahat ng ibibigay ng Diyos sa kanya ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibabalik niya sa ating Panginoon. Kung kaya lang, mga kapatid, ganun din yung nais ng Diyos na iprinsipyo po sa bawat isa. Lahat ng magiging atin, no, ibibigay po natin sa ating Panginoon ang ikasampung bahagi. Now, the question is, may nagtanong po sa akin last week, gusto ko po rin kuhanin ang ano nyo, consent. Kung ano ang inyong panuntunan sa bagay na ito. Nag-loan ka, Lili. Kaya ka nag-loan, kailangan mo yun. Diga po. Kaya tayo nag-loan, kailangan mo natin yun. So, yung bang loan, yun po ba ay part dito sa ating mga na-receive? Pero sabi po doon, for your use. Gagamitin mo ba? Bakit mo gagamitin? Ibabayad mo po sa utan. Pero yung utang mo naman ay maaaring sakto lang. Diba, mag-loan ka sa pag-ibig, sa GSIS, kasi meron kang papayaran. So, ito daw po ba ay ibigyan ng time? Sige lang po. Ano lang po natin pa? Parang sharing lang. Anyway, sa text ko.
mo, kasi magandang bagay po ito eh, dahil hindi natin alam. Baka nga, kailangan palang titan o kailangan hindi mo dyan ang tights. Pag ako po'y naglolog, kinuhaan ako po ito ng tights. Dahil doon po sa aming facelift, halimbawa, sa gross po ko yung kukuha ng tights, kasama na yun sa deduction. Halimbawa, ay, ang gross ay 31,000. Pero nagnenet ka lang ng 24. So yung deduction na yun, parang nakasama na dahil sa gross ako nakuha ng tithes. Pero kapag hindi tayo sa gross nakuha ng tithes at nakuha tayo sa net, ito ay, yun ang hindi ko alam kung kumuha na ng 10%. Pero yun po ay gagawin natin kapag tayo ay kumuha ng tithes sa ating gross. Praise the Lord. Binabasa po kasi ako na parehong tama po yun. Kailangan po support na pasta dito. Kasi nga po, may mga bagay na gano'n niya. Saan po ba tayo kumukuha? Kunyari po yung gross amount natin, siguro sa kanakuha sa gross. Ang sabi po doon, hindi palagi. Doon po sa nabasa ko, kung itong bagay na ito ay nakuhanan mo na ng time, gaya nga po nung sa loan, kunwari nga po ng loan ka, kinuhanan mo na ng time, no? Yung continue-duct dito, hindi mo na siya kukuhanan. Pero kung hindi mo po kinuhanan ng time yung loan mo, sa gross ka kukuhan. Di po ba, 10,000. Medyo pasensya na po ka, pero this is something na baka akala nga natin tama na yung tithing na ginagawa natin. So, basta maliit at malaking bagay, i-correct na po natin, tinatagal natin, withholding tax. 1,000. SSS, 100, HDFM, 500 kunwari, GSIS, kunwari 1,000. Alam niyo po, yung SSS, pag-ibig GSIS is for our future benefit. No? So, two-way po to. Hindi mo siya lagyan ng tithe kasi yung retirement benefit naman for your use, benefit or enjoyment ay mabibigyan mo ng tithe. Ang ano ko nga lang po dito, pag ako'y nag-retire, baka naman din ako buti na retirement at hindi ko na ma-enjoy at ako'y mawala na. Ibig sabihin, yung future benefit ko ay hindi ko ma-enjoy. No? So, maaaring po kaya po, mayroon pong prinsipyo na pwede po natin sa gross kuhanin. Upang nang sa gayon, ito pong mga future benefit na to ay matitan na natin. So, gagawa pa po tayo ng computation. Tapos po, kung pa po dito, yung tinatawag na mga amortization, umutang ka. Pag-ibig. Ito po yung tingnan na ni Ate Lili. Ang sabi po ni Ate Lili, pwede hindi mo siya bigyan ng tithes kasi niya umutang ka eh. So, kung hindi mo siya bibigyan ng tithes, dito ka po kukuha. Pero yung sagurong kinuhanan na yan na po ng tithe yun, hindi na niya ito tatitan. So, ano po ang mangyayari? Gross, i-add back mo to, yun po ang total na magiging basis mo ng pagkuha ng tithes. So, pareho po yung tama po. Pareho natin pwedeng i-apply. Kung yung
nandoon yung pag nanais natin talaga maibigay sa Diyos ang, hindi maibigay, maidalhin sa Diyos ang talagang para sa ating Panginoon. So, malinaw mo yun, mga kapatid ko, ha? Pwede po tayo magbigay. Yun nga lang po. Ganun ang magiging sistema ng ating pong pagtatayos. So, what else? Paano ba ako magbibigay? Ang sabi po, may pagpupusa ayon sa 2 Corinthians 9:7. May buong kagalakan, may pusong mapagbigay, may kaisipan na umaasa. So, let us read. Yung pong sinasabi ng verse. 2 Corinthians chapter 9. Magbigay ang bawat isa sa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Ang sabi po, basahin po natin yan hanggang 12. Sige, basahin po ha, para lahat na tayo. Datapwat, sinasabi ko, ang nag-ahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-ahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kanyang puso. Yun po. And then, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Kapag ganun daw po pala ang ating attitude sa pagbibigay, noon sabi po sa verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong lagi buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa, gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga lukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. At ang nagbibigay ng binhi sa nag-ahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin nagpapasalamat sa Diyos. Verse 12, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod nito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah! Yun po mga kapatid, no? Ang patungkol sa pagbibigay natin sa ating Panginoon. Ito daw po dapat mga kapatid ay may pagpupusa. Hindi lang dahil may pangangailangan, may buong kagalakan. Sapagkat ano po ang sabi? Idadagdag ng Diyos, no, ang mga biyaya. May pusong mapagbigay, may kaisipan na umaasa. Now, ito po mga pictures na ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay mga halimbawa ng mga taong nagbigay sa Panginoon, ipinalit ang kanila po mga ikapo, at ano po ang naging bunga. At ipong tingnan ang kanilang, bagamat hindi natin pag-aaralan yung kanilang biyografiya, pero ang common denominator po sa mga taong ito na nagbigay sa ating Panginoon, hindi po sila mayayaman. Sila po ay galing sa isang either poor family or average family. Pero ano po ang sinabi natin doon sa Korinto? Mayroong kaisipang umaasa, no? Kapag nagbigay ka
Panginoon, huwag mong nabigay, eh dahil ano talaga programa ito ng simbahan. Pero, ang sabi ko na Apostol Pablo, mayroong umaasahan na yung pagsagana ng katuwiran, no, at pagsagana ng paggawa mo ng kabutihan at kagandahang loob ay ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. At hindi nga lang po yung intangible thing ang idadagdag sa atin ng Panginoon. Ano pa po, mga kapatid, ipinangako naman talaga sa aklat ni Malakay, no? Bubuksan ng Panginoon ang durungawan. Now, let's have this. Quaker Oat Company. Kung tayo po ay kumakain ng oatmeal, Quaker Oat, ang founder po nito ay si Henry D. Crowell. Ano po ang sabi, mga kapatid? Okay. Ang sabi po, hindi siya daw po ay bata pa, narinig niya po ang mensahe ni Dwight L. Moody, Reverend Moody. He made a remarkable commitment to the Lord. Ang sabi po ni Henry Crowell, hindi naman ako maaaring maging mangangaral, pero kaya ko maging isang mabuting businessman. He prayed, sabi niya sa Panginoon, if you would let me make money, no? Kung hakayaan mo kong magkaroon ng pananalapi, I will use it in your service. At ano po nangyari? Bumili po siya ng maliit na paper mill. At pagkatapos po nito, mga kapatid, nagbigay po siya sa ating Panginoon ng ikabog. Not only did he faithfully tithe, hindi lang daw po siya faithfully na nagbigay ng tithe, pero ano sabi? More than tithe, ay ibinigay niya po sa Panginoon, and for 40 years, siya po ay nagbibigay ng pondo para sa gawain ng ating Panginoon. And another thing, sino pa po? Ito kilala na po natin. Si Mr. William Colgate, the Colgate Palmolive Company. Ang pangalan po ito ay laging nababanggit pag ang pinag-uusapan ay patungkol po sa pagbibigay ng ikabog at handog. Ano po ang sabi? Siya daw po ay mahirap. Actually, umalis sila siya sa kanilang tahanan dahil parang ang feeling niya, siya ay burden na sa kanyang magulang. At ano po ang nangyari? Siya po ay pumunta sa isang lugar, may nakita po siya ng isang Kristiyanong kapitan. At doon po ay pinag-pray siya nito, kapitan. At ang sabi po, ng kapitan, ano ang kaya mong gawin? Sabi ni William, ng batang William, marunong po akong gumawa ng sabon. Ang sabi niya, be faithful sa iyong trabaho. Maging tapat ka sa iyong trabaho, and soon, you will be the leading soap maker in New York. Be a good man, give your heart to Christ, pay the Lord all that belongs to Him. Ibigay daw sa Panginoon, naglahatan sa Panginoon, make an honest soap. Give a full pound and I am certain you'll be a prosperous and rich man. At ngayon niya mga kapatid, no? Ang Palmolive ang para makauna-unahang kilalang sabon. Bago pa lumabas ang iba't ibang klaseng sabon, Palmolive. Pag bumili ka ng toothpaste, pabili yung Colgate. Anong Colgate? Close up po. No? Para ang tinawag na sa toothpaste ay Colgate. Para ito na yung naging generic name ng isang toothpaste. So ano po ang sabi? Hindi lang po 10% ang binigay niya. Ito po ay tumaas hanggang 20, 30, 40, 50, hanggang naging 90% pa ang ibinibigay niya. And then, ito po, kilala pa rin ang pamilya ni Rockefeller, no? Sila po ay isa sa wealthiest family sa USA, at ang sabi nga po, ang kanyang angkan, no, nung nakita nila na ang padre ng pamilya ay masigasi o tapat na nagbibigay, ito pong ganitong klase ng prinsipyo ay nagpasalin-salin lahi. Hanggang sa time po ngayon, no, ang Rockefeller po ay kilala
niya sa Panginoon na kung siya ay magkakaroon ng pananalabi, ibibigay niya sa Panginoon ang ganang kanya. Ay konging pangmolik mo, gumamit ang Panginoon ng isang Kristiyanong tao. So ano po ang impact nito, mga kapatid? Tayo po, yung mga faithful sa pagbibigay ng tithes, you never know na nagiging influensya po tayo ng mga tao upang sila man din ay sundin ang bagay na ito. Sila man nakikita nila na bakit nga ganito ang nagiging bunga ng mga tao ito. Tayong lahat po ay influensya, no? Nagiging influensya po upang ang kultura ng pagbibigay sa iglesia ito ay magkaroon ng ganoong klase ng pananagumpay. And who is the influence? Doon po sa buhay ni John D. Rockefeller Sr. Basahin ko po sa inyo ang kanya pong sinabi. Yes, I tithe. And I would like to tell you how it all came about. I had to begin work as a small boy to help support my mother. My first wages amounted to $1.50 per week. The first week after I went to work, I took the $1.50 home to my mother and she held the money in her lap. Inilagay daw po ng ina ni Rockefeller ang kanyang $1.50 sa kanyang lap at in-explain sa kanya that she would be happy, magiging masaya daw po itong ina ni Rockefeller if I would give a tenth of it to the Lord. Nangangahulugan, mga nanay, sobrang laki ng impluensya po ng bawat isa sa inyo sa pag-grow ng ating pong anak sa aspeto ng pagbibigay. Ang sabi po dito, ina ni Rockefeller ang nag-explain sa kanya na magiging masaya siya kung ibibigay ni John D. Rockefeller ang ikasampung bahagi. Ano po ang sabi? I did, and from that week until this day, I have tithe on every dollar God has entrusted me. And I want to say, if I had not tithe on the first dollar, kung hindi daw siya nagbigay doon sa unang-unang dollar na binigay sa kanya ng Panginoon, I would not have tithe on the first million dollars that I made. In other words, nakamta ni Rockefeller from $1 to $1 million ay nagkaroon siya ng ganitong alaga. Today, the heirs of many of these great industrialists may have wondered far how the principles that created such enormous wealth and influence. Hallelujah! Mula sa isang dolyar at 50 centimo o cents, mga kapatid, ano po ang sabi? Enormous wealth and influence ang na-create ng Rockefeller family. Hallelujah! Many of their companies are now publicly held and the stockholders don't have a clue that they are still living. Hanggang ngayon daw po ay umaani pa rin ang Rockefeller, hindi lang ng pananalapi, righteous acts of their founders. Kanina sa Korinto, ating pong nabasa, nagdadagdag ng Diyos ang kanyang katuwiran sa bawat isa sa atin. So many dimensions ng mga successful tither na nagbibigay po sa ating Panginoon. Yung pong inventor ng Caterpillar machines, kahit po mga kapatid ang Kraft Cheese Company, Wallace Johnson, yung ating pong nakikita Welsh Grape Juice, no? Ito po mga kapatid ay sa pamamagitan ng pagtatay, sila po ay nagiging unti-unting godly businessmen who were committed to tithing. Ang sabi ko po kanina, hindi sila galing sa isang mararanya at mayayamang pamilya. Galing din po natin, sila po ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya. Maaari po na
simulan po natin ng tama ang pagprinsipyo ng pagbibigay. At hindi man ikaw, mga kapatid, ang magkaroon ng benepisyo, napakatagal pa ng salit-saling lahi na magaganap sa'yo kung hindi pa po darating ang ating Panginoon. Mga apo mo, magiging apo mo, magiging kaapuhan mo, ito po ay mag-aali ng benepisyo ng katwiran ng ating Panginoon kung tayo lang po ay magiging tapat sa pagbibigay. You too can have yours. Hallelujah. Ang iyong pangalan ay maaaring maipahayag. Ang iyong pangalan ay maaaring mabanggit sa salit-saling lahi ng pagtuturo na ikaw ay bunga ng isang matapat na pagbibigay. Lastly, mga kapatid, si Kenneth Hagin po ay mayroong isang pagtuturo patungkol sa isang mananampalataya na nagkaroon po ng depresyon. Ito po ay farmer, no? Siya po ay nagpunta sa isang sa pastol niya at ang sabi, yung pong akin pong ano tawag doon? Yung sa bulak, no? Ang kanya pong business ay bulak. Ang sabi po, hindi po ito namumunga. Though time na po ng pag dapat ay right moment na, wala pa po itong bad. At kailangan na po itong i-harvest sapagkat darating na yung tag-ulan. So, ganun po yung depression na naranasan ng Kristiyano ito. Ano po nangyari? Nagpunta po siya sa pastor at ang sabi po ng pastor, ikaw ba ay matapat na nagbibigay ng tithe? Sabi po nito, Kristiyano ito, opo. Ang ginawa po ng pastor, inilabas yung card. Doon po sa kanila, ang sistema po nila, upang may record yung tithe mo, ay mayroon po card. At nakita po ng pastor na, oo nga naman, walang palya sa pagbibigay itong aking tupang ito. So ano po ang ginawa ng pastor? Siya po ay nanalangin, Lord, you promise to rebuke the devourer. This card is the evidence that this man is a tither. The pastor was not done speaking. Hindi pa po siya tapos sa pananalangin. When they began to hear cracking noise all over the farm, the whole farm turned white. The cotton bud, yung pong katabi, may mga cotton na farm din, ito po ay na-destroy. Pero nakita po ng pastor at ng kanyang tupa na yung lugar na kung saan nandoon ang cotton farm nitong tao ito, ito po ay nag-bloom. Hallelujah. Ito po mga kapatid, ang pagpapala na sinasabi ni Malakay 3:10. So to end up our teaching of tithe and offerings, basahin po natin kung may katotohanan yung pangako ng Panginoon na binanggit din ng pastor na pinatotoo po ni Mr. Kenneth Hagin. Your promise, sabi niya, you will rebuke the devourer. Let us read. At hindi lang mga kapatid ng taong ito ang maaaring makapagdeklara ng ganito pong klase ng pangako ng Panginoon sa atin. Kung may time na para bang, Lord, bakit ganon? Bakit yung palayan ko ay para bang, bakit ang isdaan ko ay ganyan? Bakit ang tindahan ko ay walang nabili? I-reflect mo po sa sarili mo. Ikaw ba ay faithful tither? Kaya mo bang pumunta sa pastor? Pastor, bakit gayon? At sasabi ng pastor, itong ebidensya, anak, ikaw nga ay matapat na nagbibigay ng tithes. Pwede na i-claim sa pamamagitan ng panalangin na kayang sumalin ng Panginoon ang anumang kasiraan. Okay, Malakay 3:10, ano po ang sabi? Telhinin niyo ang buong ikasabi
kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhuli ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hindi lang yon mga kapatid, hindi lang ibibigay ng Diyos ang sobra-sobrang pagpapala. Verse 11, ano po ang sabi? At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ng inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Verse 12, at tatawagin kayo ng lahat ng bansang na mapalad sapagkat kayo ay magiging maligayang dupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hallelujah! This is God's blessing to the faithful fighter. Ang sabi ko nga po, you too can add your name. Hallelujah! God bless you all, faithful fighter of the Lord. Hallelujah! This ends our teaching about sa blessing ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga tithes and offerings. Hopefully mga kapatid, doon po sa mga faithful tither, patuloy at patuloy pa lang po natin gawin, patuloy at patuloy po natin tabasahin ang biyaya ng Panginoon. At doon po sa unti-unti na ginagalap ang mga bagay nito, ang sabi ko nga po, hindi pa huli ang lahat upang ikatulong natin ang tamang prinsipyo ng pagbibigay. At lahat po ang bawat isa po sa atin, tayo po ay ganap na mag-aani ng biyaya ng Panginoon dulot ng ating po matapat na pagbibigay sa ating Panginoon. Tayo po natin magsitayo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Muli nga po palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you.